Hindi lang pala bugbog ang inabot ni Cadet 4th Class Darwing Dormitorio bago siya namatay. Base sa mga ebidensya, kinuryente rin siya sa maselang bahagi ng katawan. Meron din siyang sulat-kamay na pahayag na nagdedetalya ng paralakit sa kanya. Narito ang report ni James Agustin. Sulat-kamay at permado ni Cadet 4th Class Darwing Dormitorio ang pahayag na ito na ibinigay ng isang source sa GMA News. Dito ikinuwento niya ang dinanas sa pananakit sa kanya ng ilang upper-class cadets na naging dahilan ng kanyang pagkakaospital noong Agosto, isang buwan bago siya namatay sa hazing. Kwento ni Darwin, alas 9 ng gabi, August 19, tinanong ng kanilang upper-classmen ang mga 4th-class cadet kung magkano pa ang kanilang allowance. Sinabi raw niya na gastos na niya ang kalahati ng kanyang allowance. Isang offense daw ito para sa mga body niya na pinangalanan niyang Cadet Imperial at Cadet Lumbak. Inutusan daw siya ng mga ito na gawin ng ilang exercise na tinatawag na knuckles out, bridge underbanks, at pumping exercises. Maraming beses daw siyang bumagsak habang ginagawa ang bridge underbanks dahilan para tumama siya sa sahig ng maraming beses. Nagalit daw si Cadet Lumbak, pinataas ang kanyang kamay, saka siya sinuntok sa tadya. Ilang beses daw na ulit ang pananakit matapos nito. Isinulat ni Darwin ang pahayag habang iniimbestigahan ng PMA ang kanyang pagkakaospital mula August 20 hanggang 27. Ang tinukoy ni Darwin na nanakit sa kanya ay sina Cadet 3rd Class Felix Lumbak Jr. at Shalimar Imperial. One of our suspects, si Spirit Cadet Lumbak, was already recommended for 1 year suspension. But sadly, before it was enforced, ay yun nga. He was declared off limits to plebs, especially po kay Cadet Dormitorio. But again, the Cadet 3rd Class Lumbak violated said provision. Pero kahit pinagbawalan ng lapitan ng mga plebo, batay sa salaysay ng mga saksi na ulit ang pananakit ng upperclassmen kay Darwin, umaga ng September 17. Hindi nga raw kasi mailabas si Dormitorio ang combat boots na ibinilin sa kanya ni Cadet 1st Class Axel Ray Sanopaw. Dahil dito inutusan ni Sanopaw si Nalumbag at Imperial na saktan at pahirapan si Darwin. Kinabukasan namatay si Darwin. May dagdag na dalawang kadete na itinuturing ding suspect. Bukod sila sa tatlong naunang kinilalang sangkot ng PNP sa pagkamatay ni Darwin. Lumalabas sa imbestigasyon na matapos siyang maospital noong September 17, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Nakaranas din pala siya ng pangmamaltrato kinagabihan mula sa dalawa pang 3rd class cadets na hindi na muna pinangalanan. We close all the windows nung mga oras na kailangan natin malaman. So we trace each and every minute the last hours of the life of Cadet Dormitorio. Isa sa mga kadeteng itong sumipa sa ulo ni Darwin, ang isa naman ang nanguryente sa kanya sa baya. Ipinakita rin ng pulisya ang flashlight taser na pinaniniwala ang ginamit sa pagkuryente kay Dormitorio. Lumalabas na parang ginamit ito at yung isa naman parang nag-cause ng injury sa head. Di ba may mga burned tissue sa katawan ng victim. It is believed to be Ganito ang halimbawa ng isang flashlight taser na nakuhanan ng GMA News. Depende sa klase, naglalabas ito ng mataas na boltahe ng kuryente na pwedeng pansamantala makaparalisa ng sino mang digitan nito. Pinanumpaan na ng 14 na saksi ang kanilang mga salaysay. 12 sa kanila ay mga kadete habang 2 ay staff ng PMA. Nasaksodiya pa ng PMA ang 5 kadete. Nasasampahan ang reklamong paglabag sa anti-hazing law. Mula rito sa Baguio City, James Agustin, GMA News.